Mahigit 1,000 katutubong mangyan ang naging bahagi ng family camp na pinangunahan ng mga Seventh-day Adventist Mangyan Elder at ng North Occidental Mindoro 2 District sa Sablayan, Occidental Mindoro. Doon ay nakatuwang din nila sa paglilingkod ang Philippine Frontier Mission, ang balitang hatid ni Vea Felipe. Umuulan man o maaraw, patuloy pa rin ang programa ng kauna-unahang camping ng mga katutubong mangyan na pinangunahan ng mga katutubong elders na naganap dito sa Sitio Maiba, Sablayan, Occidental Mindoro mula 13 hanggang 16 ng Abril taong kasalukuyan. Ang family camping na ito ay pinangunahan ng mga katutubong elders at missionaries na sinuportahan naman ng district pastor ng North Occidental Mindoro 2 na si Pastor Ray Rada. Tila mahigit 1,000 katutubong mangyan mula sa bayan ng Santa Cruz hanggang sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro ang nakidalo at nakibahagi sa camping na ito. Hindi naman matatawaran ang kasiyahan ng mga katutubong mangyan dahil sila ay nakibahagi sa isang aktibidad na ito. Na kahit mahaba man ang pila ng pagkain, gaano man katirik ang araw at kahit natrapal lang ang kanilang ginamit, ay baka sa kanilang mga mukha na sila talaga namang nag-enjoy. Nagkaroon din sila ng mga pag-aaral sa pangungunan ng kanilang mga katutubong elders, mga kabahagi ng Adventist Frontier Missions at District Pastor na siyang nakatulong at nakadagdag sa kanilang kaalaman. Kabilang sa naghanda at nagbahagi para sa programa na ito ay si Brother John Holbrook, ang Director ng Philippine Frontier Missions. Ang Mangyan Camping ay nagsimula more or less year 2000. Ito ay nasimula ng mga missionary ng Adventist Frontier Missions dahil sa paglalago ng mga churches para sila ay makaka-fellowship sa isa't isa na kapwang katutubo na mananampalataya kay Hesus Kristo ay na-start ng mga AFM missionaries itong camp meeting. So sa ngayon, lumago na ito hanggang sa point na ang mga mangyan leaders mismo ang nagpaplano nito. Ang mga mangyan mismo ay nag-aambag ng mga pagkain kasama na ang distrito para sa kanilang mga pangangailangan dito. Katulad ng rumaragas ang ilog at malakas na buhos ng ulan, ay gayon na lamang ang kagustuhan ng mga katutubong mangyan na magpapautismo. Bunga ito ng sipag at tiyaga ng mga elders at mangyan missionaries na sila'y binigyan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Naging daan ang camping na ito kung kaya't may 50 katutubong mangyan ang nagpasyang magpapautismo noong araw ng Sabado, April 16, 2022. Kabilang dito ang mahigit 30 katutubo na nakasama sa aksidente noong April 2, 2022, subalit hindi nagbago ang kanilang pasyang magpabautismo. Kasama dito si Maribel, isang daycare worker ng mga katutubo sa Pandurukan Village. Masaya po ang experience ko sa camping na ito. Kaya po ako nagpabautismo ay maayos po ang pakikisalamuha sa akin ng aking mga kapwa at maayos po ang daloy ng mga itinuturo ng mga pastor sa amin. At kaya ko po itinanggap ang isang bautismo bilang isang kaanib sa Adventist. Mula sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Vea Felipe para sa Hope Today and PUC News, nag-uulat.